working state of their life, nakakalimutan nilang magsimba, nakakalimutan nilang gumawa ng mga bagay para sa ikag-glorify ng God. And hindi ganun, hindi supposed to be, hindi ganun ang mananampalataya. Ang mananampalataya ay nakasurrender sa God. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Jesus dito, imposible, di ba? Napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit kasi magpo-focus siya doon sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng karangyaan sa mundong ito. Kasi ang taong talagang mayaman, pinili na niya. Pinili na niya yung mundo. Diba? He will be in that world, no? Na mananatili po siya doon. Pinili niya na yun eh. So, mahirap para sa kanya na, na maligtas, no? Verse 27, hindi dahil mga kapatid, ang mayayaman ay hindi maliligtas. But, napakahirap sa karamihan ng mga mayayaman na talagang i-give up, 'di ba? Yung pagmamahal nila sa kayamanan kaysa sa Lord. There will always be fight sa kanila pong mga konsensya, sa kanilang buhay, kung ano yung kanilang uunahin. At madalas sa mga tao na talagang nakafocus na makakuha ng kahit na anong katas ng mundong ito, ay talagang i-give up nila ang relationship nila sa Lord for the sake. I-give up nila ang Diyos, di ba, for the sake of kayamanan. They will compromise in many things. At sa huli, sasabihin nila, glory to God, ganito, yung, ano, ako, nagpa-prosper ako. Pero kung titingnan natin yung negosyo, baka mayroong ginawang 1-2-3 doon, di ba? So, it will not glorify God and God knows everything. Kaya hindi lang po yung front ang binabagong sa tao pag ang Lord po ang pag ang Diyos ang nagja-judge sa tao, di ba? Sabi, God judges the heart kasi doon sa heart doon talaga makikita yung totoo na laman ng taong 'yan. So sabi po dito, sinasabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. So, makikita po natin mga kapatid na dito po sa verse na to, no, parang it's figurative na yung isang camel, no, ay makakapasok dun sa, kasi mayroon po silang sinasabi, no, na I have a needle, no, sa mga ano, sa kanilang mga gate ng unang panahon or sa mga bahay na malalaki nung panahon ng Panginoong Jesus, mayroon pong maliit na door at mayroon pong malaking door na yung door na yun, saan ko ba yung nakita, basta one of the places na napuntahan na po natin sa trip, no, na yung isang door, talagang ma-open mo siya, mataas siya, makakadaan ang mga kabayo doon. Talagang pag oras ng war, no, yung mga kabayo ay talagang pag nakabukas yung ano na yun, makakapasok agad sila sa loob ng city, no. Pero may isang maliit na door na kung panahon din ng war, ginagamit din to na daanan, no, at isinasara yung malaki kung ang lahat ng mga warrior ay nasa loob na. Itong maliit na ano na to, itong maliit na door na to, makakapasok po yung tao doon. So, yung mga may kabayo na sumusunod halimbawa doon sa mga may mga chariot or may kabayo na may mga cavalry na papasok doon sa malaking pintuan, hindi na sila makakapasok doon sa maliit, no? Ang mga tao na lang ang makakapasok doon sa maliit. Hindi kakasya doon yung kabayo or anything. Pero kung ang camel ay, 'di ba, ang camel mas malaki siya sa kabayo, mas matabay yung kanyang katawan, tapos mas matangkad siya. Pero kung ipapasok siya doon sa maliit na butas na 'yon na daanan lang talaga ng tao, na wala siyang mga dala-dala, it can enter, no? Pwede po siyang itulak at makakapasok po yung camel. Hindi po natin alam, no, kung ito pong figure of speech ng Panginoong Jesus kung kinuha niya doon sa ano na yon, no, doon sa
halimbawa na yon, kasi linatawag po nila yon na I am a needle, no? I am a needle, yung tawag po nila doon. So, hindi po natin alam kung yun yun or talagang it's only a figurative na talagang imposible sa isang mayaman na makapasok sa karian ng langit. Kasi talagang ganito ang nangyayari, nalulungkot sila kung sasabihin na, give up everything, di ba, for me. Kasi ang gusto ng Panginoong Jesus, di ba, sabi niya, kung hindi mo ako mamahalin na una at ipa-prioritize na una sa lahat ng anuman sa buhay mo. Diba? Yung theme po ng Friday service sa second Thanksgiving, na if you will not hate your mother, your father, your sister, your brother, your wife, and even yourself, you are not worthy of me. Diba? You are not worthy of me. So sinasabi ng Panginoon, and you cannot, if you want to follow me, you have to hate, or kailangan tatanggalin mo lahat ng pinaka ano sa iyo, pinaka dear sa iyo, or pinaka mahalaga sa iyo. Aalisin mo lahat 'yon, at ang Diyos dapat ang i-enthrone mo sa sarili mo. Anong sinabi doon? You have to really love me above all, above anybody else. You have to deny yourself. You have to really, di ba, die for yourself, mga kapatid. At doon pa lang tayo makakasunod sa Panginoon kung wala nang ibang mahalaga sa atin kundi ang Panginoon. Sabi niya, kung